Mukhang malabo nga na makuha ng sensational rookie ng TNT Tropang Giga na si Mikey Williams ang Most Valuable Player Award ngayong 46 season. Well, dahil matunog nga ang pangalan ni Scottie Thompson na siyang mag-uwi ng tropeyo para sa MVP Award. Well, ayon pa sa nakalap nating report, mahirapan raw itong si Mikey Williams na labanan si Scottie Thompson sa pagiging MVP ngayong season. Well, dahil syempre hindi nga lang stats ang tinitingnan upang maging MVP, dahil kasali din dyan ang mga media, mga PBA players at ang taga-commissioner's office na siyang pipili o boboto sa magiging most valuable player. Well, ayon pa rin nga sa report, ang matunog na pangalan raw ngayon na manalo ng MVP ay itong si Scottie Thompson. Well, dahil sa kanyang magandang performance last Philippine Cup at ngayong Import Laden Conference, kung saan naging best player of the conference ito at finals MVP. Kaya nga malabo manalo itong si Mikey Williams dahil may botohan na mangyayari, at syempre malaki ang impact ng pagkapanalo ng Barangay Ginebra ng kampiyonato ngayong conference sa pagiging season MVP ni Scottie Thompson. Well, inamin nga ni Coach Tim na nahirapan itong si Justin Brownlee na makapag-adjust at mahanap ang kanyang rhythm sa early stage ng Import Laden Conference. Well, ayon pa nga mismo dito kay Coach Tim, wala raw silang ginawa kay Justin Brownlee dahil kusa raw ito nakapag-adjust at nahanap ang kanyang rhythm bago pumasok ang playoff rounds. At dahil nga raw dito, nag-elevate ang laro ni Justin Brownlee na naka-apekto naman ng malaki sa kanyang mga ka-teammates. Well, ayon pa rin dito kay Coach Tim, may pagkakataon raw itong si Justin Brownlee na ibalik ang magandang kondisyon ng kanyang katawan noong January break kasunod sa pagtaas ng Omicron variant cases sa ating bansa. Alam din ni Coach Tim na maraming fans ang nagtataka kung bakit hirap na hirap itong si Brownlee sa early stage ng conference. Pero bottom line raw ay 2 taon nga ito hindi nakapaglaro ng basketball. Kaya nga nung dumating ito ng Pilipinas ay hindi agad-agad naging maganda ang performance. At yung maikling break raw talaga sa pandemic ang siyang tumulong kay Justin na ma-elevate ang kanyang laro sa late stage ng conference. Well, update lang tayo tungkol sa balibalitang pagpalit raw ng pangalan na Magnolia at Shots Pambansang Manok na itinatutuwa nga ng mga fans dahil sa sari-saring pangalan na lumalabas ngayon sa social media. Well, ayon pa nga sa nakalap nating report, hindi naman raw pinag-uusapan o wala naman raw plano ang Magnolia Management na baguhin ang pangalan ng kanilang kupunan. Well, dahil ang nasikaso nga nila ngayon ay kung papaano i-upgrade ang kanilang lineup at syempre ang paparating na PBA rookie draft kung saan kailangan nilang maging maingat sa pagpili ng bagong player. Well, ayon pa rin sa report, kung may pagbabago raw sa Magnolia Hotshots, meron naman raw official account sa social media ang kupunan na pwedeng tingnan ng mga fans upang maging updated. Well, mga chong, hanggang dito na lang tayo at huwag kalimutan mag-subscribe at i-like itong video bilang pagsuporta. So this is Channel B once again, I'm out.